Intro ko malupit. Wala akong maisip na kanta. Kuya Selbeck! So, dito sa video to, ituturo ko lang yung mga dapat na iwasan tsaka mga dapat gawin pag may aso. Pag may asong tumatahol na demonyo. Ang plano natin, ituro dito yung mga dapat iwasan tsaka mga dapat gawin pagka kumukuha kayo ng mga commissioned portraits nyo, no? Kahit siguro sa ibang, kahit hindi portraits, no? Sa ibang mga klase ng genre ng art. No? Bali, pakita ko lang dito yung mga bagay na dapat iwasan tsaka mga dapat gawin pag gumagawa kayo yung mga commissioned artworks nyo. Okay, so far ito kasi, kaya naisip kong i-video ito kasi itong painting na to, ito yung pinakamahirap na nagawa ko. Kasi yung detalye at saka yung photo reference niya na hindi naman talaga ganyan yung suot nila. So papakita ko mamaya kung ano talaga yung original na photo. Pero para sa akin, siya yung naging pinakamahirap kong gawin. Dahil madalas parang magpapauso ka ng mga shadow at mga layers na wala naman sa kopyahan. So papairalin mo talaga yung pagiging artist mo para mabuo yung ganitong itsura. Okay, so kaya para sa akin, sobrang hirap ng ganun. Pero okay lang, kinaya naman. Pero natagalan nga lang. Tsaka nakakaasar. Kasi madedrain yung utak mo. Pero okay lang. Okay. Bali, itong portrait na to para sa akin, isa to sa mga special na nagawa ko. Special kasi ang goal ko ipakita yung sarili kong style. Kasi iniisip ko, ilang taon na ako nang gumagawa ng portrait na lagpas 10 taon na. Paano ba masasabi na sarili kong style yung... Teka, ang dami kong daldal pero hindi naman maganda yung nakikita ng angulo. Hindi ko sinasabi hindi maganda yung mukha ni sir, pero para lang ayusin natin ganito. Ayan. Para naman tatlo sila pa nagsasalita ako. Ayan. So, gusto ko ipakita na sa mga gawa ko, paano ko ba masasabi na, gawa ko talaga to, yung mga ganyan-ganyan. Kasi ang daming gumagawa ng portrait, so paano ka naging iba sa kanila. Sa akin, hindi ko pwedeng, may nakita akong artist before sa Baguio, lahat ng artworks niya, may mga luha. Or luha, hindi naman luha, pero may tubig. Nasa isang succession road yun eh. Lagi may patak ng tubig doon na rin dito, parang pawis niya o sa may kamay. So yun yung nagiging tatak niya. Pag nakita mo yung tatak na yun na may tubig na ganun, automatic may isip mong siya yung artist na yun, no? Okay, so yun yung trademark niya, yun yung parang yung sign niya, signature niya na signature look niya na kahit hindi siya pumirma, yun. So sa akin naisip ko hindi ko pwedeng gawin yun kasi may mga kliyente siguro hindi magugustuhan yun. Kaya ang inisip ko, mag-focus ako sa background. So, itong background na to, since fan ako ng texture dahil yung sarili kong style sa ginagawa ko mga artworks na bago, more on textured yung canvas nila. So, gusto ko ma-incorporate yung sarili kong style doon. So, hindi ko pwedeng gawa ng texture yung mukha nila or kung anumang part sa katawan nila kasi may mga kliyente akong hindi matutuwa sa ganun. Kaya ang naisip ko ay gawin na lang yung sa background. So, tuwing gagawa ako ng portrait, incorporate ko yung background na ganyan, na textured. So, pakita na natin ha. Nakita nyo naman na din kanina. Sorry na kung medyo maalog tong phone. Pag ginamit ko kasi yung isang phone, na kala nyo lang mas matino, ito kasing phone ko, F1S lang to. Ay, ilang taon ko nang gamit to? Parang 7 years na ba? Ewan ko. Hindi naman siguro, parang 5 years. Ang gusto ko dito, hindi nababago yung kulay ng nung mukha. Yung mga bagong phone na yun, parang okay na yung mukha. Hindi na maganda yung kulay kahit na ma-adjust mo sa settings. Okay, so yung texture ko dito, yan. Ito, yan yung gusto kong ipakita na tuwing gagawa ko ng portrait, may texture. No, yung background niya. Wala na, minsan kasi ang kliyente, wala naman siya masyadong paki sa background. Basta nagko-compliment siya dun sa portrait, no? Madalas nga mga kliyente gusto white lang or... Hindi, once lang yata ako nagkaroon ng request na white pero hindi naman natuloy. Pero okay, so... tapos na dun sa
sarili kong style. Maganda, no? Suggestion ko sa inyo kung mga bago kayong artist. Supported, isipan nyo na agad kung paano magkakaroon kayo ng sariling style para once makita nila yung gawa, gusto ko magpagawa ng ganito kasi iba to sa gawa ng iba. Parang ganun. Sa akin, alam ko parehas naman yung mga portrait. Pero gusto ko lang lagyan ng sarili kong atake kahit sa simpleng background lang. Siguro marami nang gumagawa ng ganyan sa background, pero ewan ko, gusto ko lang na ganitong style. Tsaka iba rin naman yung ginawa kong process sa paggawa ng background. Okay, so pakita ko na sa inyo ngayon kung bakit naging mahirap tong portrait na to. Una, yung reference na ito, nakapambahay lang sila, no? At ang t-shirt, tas gusto ng kliyente na nakabarong sila. Pakita ko na lang siguro yung picture nila, isisingit ko. Yan. Okay, so ito yung reference natin. So, makita nyo. Silipin na natin yung detalye. I-chika ko lang to, ha? Isipin nyo, ito. Fit kisser yung t-shirt. Makapapakita natin na fit naman siya. Pero kailangan pag nakabarong na siya, ay mas maging loose, pero makita pa rin natin na fit naman siya, hindi siya payat, hindi siya mataba, no? Okay, so dito, inaral ko rin kung saan babagsak yung pag-tinak-in niya, saan babagsak yung sa barong na dapat see-through na yung pants, okay? Yung kamay, papalitan natin kasi umangat, kay ma'am yung sleeves niya, hindi ko alam kung anong tawag na formal dun. So, angat natin, ayusin yung kamay na mas natural pa rin yung dating. Yung buhok ni ma'am na tumikwas doon, hindi ko lang ginaya kasi ginawa kong mas formal, mas malinis yan. Tignan yung necklace niya, nakatago. So, sinabi ko ko sir na sir, in-stock ko na naman si ma'am, nahanap ko yung necklace, may letter J kasi yung name niya, letter J ang start. Pero gusto niya gawing vintage na lang. So, ang ginawa, binaba yung neckline ni ma'am, pero nakita ko dito hindi naman naka-emboss sobra yung collarbone niya. So, kahit na ibaba ko yung neckline ng damit niya, hindi ko ino-ayan yung sa, kasi pwede siya magmukhang sobrang payat, no? Ganun. Okay, so, sa mga liig nila, medyo hassle din dito kay sir, tsaka kay ma'am kasi yung, ay kay baby kasi yung Chinese collar na barong. Yung shadow niya, tsaka yung pagkapit-pit sa liig, medyo mahirap damahin kung hanggang saan ba sasagad sa liig nila, no? So, tinansya-tansya na lang yung relo ni ma'am. Tinanggal ko, sabi ko kay sir, tatanggalin ko yung relo kasi hindi bagay sa look nila. No, dapat sana kung may, ano lang, simpleng ayos lang. Pero hindi ko na masyadong sinabi na, sir, lagyan natin ng bracelet, ganyan, kasi magiging loaded siya, patterned na yung damit niya. May sing-sing na may necklace pa, tapos lalagyan ko pa ng bracelet. So, huwag natin masyadong i-OA yan kasi yung focus, yung focal point ng portrait maapektuhan. Yung kamay ni baby, hindi ko na masyadong makita yung detalye sakto. Ginawan naman ng frame. So, faded. Ito yung sinasabi kong yung kamay niya, mas malaki yung part ng yung balat, no, compared sa damit. So, since ang ginawa ko naman dito, nakaupo si ma'am. So, iniisip ko na dahil may angulo na nakaupo siya, paharap yung sa may legs niya kung saan nakapatong si baby. Yan. Ito yung tela niya. Kita niyo yung mga fold na ganyan. Yan. Medyo mas magiging matigas yung fold niyan kung ang gagamitin na tela ay silk compared sa cotton. Kahit yung mga fold ng damit, kay sir, fold. Hindi siya dahil ma-achieve. Kaya iniisip ko, ay gagayahin ko lang to, tapos gagawin ko lang parang kulay ng barong. Tsaka ano, hindi siya ganun kasimple. Mas komplikado siya. Ito, black. Wala siya masyadong shadow na pwedeng paggayahan. So, medyo gaya tayo ng from scratch. Tapos, yung fold na pagkakuha ni ma'am sa kanya, ang lambot ng tela na cotton, hindi ko pwedeng gawin na ganun. Kailangan gawin ko yung fold niya mas matigas. Kaya, yun yung ginawa natin. So, medyo ano, mahirap talaga siyang gawin. No? So, yun yung gusto ni ma'am at ni sir pala, ewan ko kay ma'am. Yun, nung nag-send ako sa kanila ng gawa para hindi naman sila maglalaba, kaya niscam ko lang sa kanila. Pero sa malayo, malayong malayo yung picture na sinend ko. Wala naman problema sa kanila. Ang sabi lang ni sir, yung sa mata ni ma'am hindi daw panday. Pero hindi natin pwedeng ayusin yun kasi may mga bagay na hindi pwede mong i-edit kasi lalong masisira. Basta
confident tayo na gumamit na tayo ng method na yung tracing na talagang magiging sakto yun sa drawing natin, saktong-sakto. So hindi ko talaga pwedeng i-edit kasi malaking chance na maging pantay nga ang mata, pero sobrang hindi na magiging siya, lalo na mata yun. Hindi mo pwedeng basta-bastang baguhin yun. Okay? So yun lang. Ito yan. So medyo malayo yung, sobrang layo. Para sa akin, isipin ng ano, gusto nyo, ako naman, willing naman ako sa mga ganun, no? Sir, baka gusto nyo palitan ng ganto-ganto. Ma'am, baka gusto nyo ayusin ko ng ganto. Kasi gusto ko yung artwork na makukuha nila, very special sa kanya. Tsaka, once in a lifetime kasi yung mga gantong bagay na magpapapaint. No, minsan may mga kliyente tayong hindi naman malaki ang budget nila. Minsan lang sila magkaroon ng budget para sa ganto. Kaya gusto ko nang gawing special. Hindi naman, try natin na wag masyado mag-focus na laging pera-pera. Uy, papabago mo yung damit, nagiging double yung presyo, mga ganun. Okay, gets ko naman na dapat wag ka masyadong maabuso naman, pero ewan ko, iba-iba na lang siguro ng ano pananaw yun, no? Para sa akin kasi gusto ko masaya sila, bongga. Minsan may mga times na lugi, pero pag sila naman tuwan-tuwa, parang sulit yung buhay mo. Okay. So, una sa nahirapan ako, pakita natin. Una yung damit nila, t-shirt, no? So, iba ang medyo pag gumagawa kayo ng artwork, dapat ma-analyze nyo ng matindi. Kunwari, pag t-shirt ang suot nila, hindi siya ganun kaparehas ng tela ng anisip ko kasi sabi gusto niya gawing barong at saka mga pang-traditional na clothing ng Pilipinas, no? Naisip ko, okay, madali lang kasi may damit naman sila. Sundan ko lang yung shading. Sundan ko lang yung mga fold ng damit. Tapos, ganun lang. Ibahin ko lang yung kulay. Ibahin ko lang yung detalye ng konti. Pero hindi ko naisip na, bobo kasi ako, hindi ako masyado nag-iisip. Oo ako ng oo minsan. Hindi ko naisip na iba yung tela ng, ano ba tawag doon? Cotton sa tela ng barong na matigas, mas matigas siya, no? Pag, kumbaga, iba yung fold niya. So, hindi ko nagawa ito ng time-lapse na video kasi ay medyo stressful pag naka-time-lapse tas commission. Mahirap gawin yun ng nakaharang yung camera sa mukha. Lalo na sa mga gantong mas madadaling gawa. Okay. So, iba yung fold. So, kahit pa paano, dapat mas matigas siya. May texture na siya, no? May texture na. May detalye pang ganito. Ang sinend ng kliyente, hindi malinaw yung picture na gusto niya. Kaya, nagpausa na lang ako. Pakita natin. Hindi, sige. Yun na lang muna. Itong tigas na lang muna ng ano. Kailangan, syempre, may mga see-through na part pa. Para sa akin, medyo kumuha ako ng mga picture sa Google na makakatulong. Yan, sa damit ni ma'am. Okay, yung may texture that ito matigas, tas problema ko to, isa sa naging problema ko na nakapatong yung kamay niya dyan kasi inisip ko malambot ng tail lang to, pag pinatungan ng kamay dapat lulubog, pero may mga nakita ako sa Google na matigas yung tail, so medyo konti lang yung may part tayo ng liwanag dyan para mapakita lang na konting lumubog lang ng konti, konting lumubog lang ng konti, no? Basta konti lang para hindi naman. Tapos pakita natin ang konting kumulubot dito. Ito yung mga detalye na kung tutusin, hindi naman naiisipin ng kliyente. Pero para sa akin kasi, kung naisip ko. Ayun, parang ganun. Okay, so, kahit dito sa damit ng bata, grabe, ang daming kulubot na ito. Pero, sa t-shirt niya kasi yun. T-shirt niya maraming kulubot. Una sinundan ko, pero naisip ko, parang hindi natural. Parang dapat mas matigas yung tela ng barong. So, medyo gigil, no? Okay, so, isa sa, tapos may design pa, syempre yung, ewan ko, susundan mo yun, basta, medyo mahirap, no? Mas komplikado, no? Lalo na, medyo malabo yung mga ano ito. Inisip ko pa to kasi yung kopyahan, gusto nila simple lang, na parang ganun yung nakitang picture, no? Pinakita sa akin, pero, sa mga nakita akong picture sa Google, mas maganda yung mga ganito, may layer. So, ako na nag-decide dun sa part na yun kasi tingin ko mas okay siya. Dito sa part na to, kaya medyo blurred na yung baba kasi focus tayo ng detalye sa taas para kahit papano nagkaka-frame siya ng dark sa sides. Para yung focus lang niya sa gitna. Okay?
So, ito yung lapit natin ng konti. Yung Sing Sing din, nahirapan ako kasi nakatago siya. Kasi sinerge ko yung Facebook ni ma'am. Hindi ko sinabi kay sir. Naging stalker ako ng konti para mahanap ko yung Sing Sing nila. Tapos yun, nag-propose pala to si sir. So, nakita ko na ganyan yung details para mas special sa kanila na uy, nakita yung Sing Sing. Yung kamay, isa ako sa nagka-problema dito dahil sa picture, maliwanag to. So, kailangan ko ipakita na pumasok siya paloob doon kasi medyo nagiging malaki yung kamay ni ma'am. Okay? Hindi na tayo nagkamali dito sa pag-sketch kasi nag-trace naman tayo. Sabihin yung daya yun, bahala kayo sa buhay niyo. Kahit naman ibakat ko yan, kundi ko kayang kulayan, wala mangyayari. Okay. So, pakita lang natin yung detalye. Yung kamay, para sa akin, naging medyo mahirap din ito. Kasi yung kamay ni sir sa picture, iba yung angulo. Kasi nakapatong siya sa balikat na normal. Pinicturean ko yung kamay ko na nakapatong sa balikat ni Mrs. para medyo magpauso. So, ganyan. Tapos, inilapit ko ng konti, mas madetalye. Kasi mas malayo yung mukha ni sir. Para mas okay. Tapos may shadow na pauso tayo ng shadow. Yan. Sa necklace ni ma'am, may necklace siya nakatago dito sa buhok. So, adjust tayo. Tapos gusto ni sir, medyo vintage yung look. Kaya nag-search ako ng mga antique na necklace. Tapos yan yung mga lumabas na traditional. Ano. Naisip ko pa pearl. Pero sa mga nakita kong old photos, hindi pearl yung alahas ng mga dalagang Pilipina. Yeah. Kaya ginawa natin ganyan. Okay? Mas okay naman siya. Parang swak naman siya. Ang naging issue ko dito sa look na to, si ma'am hindi siya naka parang pusod o basta yung nakatali yung buhok. So, nakalugay siya. So, medyo hindi ko kayang medyohan yun. No? So, dapat sana nakaangat lagi yung buhok niya para formal sila. Pero okay lang. Okay, ilapit natin na para makita ko lang, pakita ko lang sa inyo yung detalye. Okay. Ayan. So, ito yung sa ano, kung walang detalye masyado sa buhok, okay lang. Mayroon naman yan pagka malapitan, subtle lang yung highlight. Gusto ko to. Sobrang gusto ko tong ginawa ko. Minsan lang ako maging proud sa gawa. Hindi, madalas naman proud ako sa gawa ko. Pero pag ang kliyente nagbibigay ng malinaw na picture, pero hindi pa nga to sobrang linaw eh. Sobrang saya kong gawin. Oh, kahit naglagay tayo ng mga, kahit hindi naman ma-appreciate yung mga parang tahi, pero ano lang, may konting touch lang na may tahi dyan. Gusto ko rin to kasi nilagyan ko ng kahit papanong parang binorda siya. Hindi siya sobrang detalyado kasi syempre magpipigil pa rin ako dahil depende pa rin sa budget ng kliyente. Huwag yung sabihin na nagpipigil ka, depende sa client chong, hindi mo makukuha to sa presyong binigay sa akin. Hindi ko inaano si sir, ha? May budget lang naman siyang binigay sa akin. Ako, gusto ko lang taasan ng sobra yung level na gusto niya makuha. Okay? So, parang nasa sa akin na yun. Pwedeng mas simple ang bigay ko, pero gusto ko lang na mas masaya siya. Gusto ko pag mga family picture kasi aminin na natin, ang pamilya ngayon sobrang laking bagay. Kaya pag may nagpapagawa sa akin ng family picture, binibigay ko talaga yung best ko. Pag yung mga solo mukha, binababoy ko lang. Hindi, joke. Hindi. Alam naman ng mga kliyente ko yan. Okay. So, yan. Sa highlight ng buhok, konti lang. Huwag tayong OA sa liwanag. Mas konti ang detalye minsan sa buhok. Mas okay yun. No? Ito, mas may brown to. Pero hindi nakita dyan sa ano. Kasalanan. Gusto ko rin tong necklace kahit hindi siya masyadong sobrang detalyado. Pero pag tinignan mo sa malayo, yung shadow na pinauso, okay naman, mukhang umangat naman siya sa balat. Ito, hindi ko nagustuhan yung part ng diamante. Kasi, dahil maliwanag ang damit, tas siya ang liwanag, maliwanag din, hindi siya umaangat lalo. Compared mo dito na dark, tas niliwanagan mo to, umangat siya, no? Ito, hindi masyado na makita, no? Kaya yung sinasabi ko sa mata, huwag yung gawin na maputing masyado to kasi yung puti dito hindi na makikita. Pero depende pa rin sa photo reference, no? Okay, so gusto ko yung mukha ng bata dito kasi natural lang kahit hindi siya kailangan ng bonggan shading. Ayoko talaga dito pagka amoy yosi. Nag-yosi yung kapitbahay, pumapasok dito sa bahay. Masensitive mong itong ko, pasensya na.
Okay. So, bad trip. Hindi ko mabuksan yung fan kasi maingay sa video. Okay, so, yun ang isa sa mga naging ano ko, yung shadow na pag malaki ito, babagsak dito. Yun yung mga bagay na si baby nakaharang, paano ba yung ilaw na tatama kasi ang picture nila, basta, minsan hindi mo masusundan yung mga shadow tsaka highlight sa normal na photo. Okay, itong gantong bagay na to, malaking tulong to ha. Yeah, focus tayo dito. Pag itong dark na to, sinagad ko doon, pwedeng mag-blend sila ng ano, hindi magiging maayos. Ito okay lang kasi light na, no? Kaya naglalagay tayo ng ng highlight dito. Highlight na konektado doon sa highlight na ito. So, parang alam mo na, oh, may ilaw dito, hinarangan niya, nag-shadow, tapos may ilaw ulit dito sa kabila. Okay, so yun yung mga bagay na hindi rin naman mapapansin ng kliyente. Gusto ko to kahit papano, trinay ko siyang lagyan ng feel o look na parang tinahi. Kahit yung texture niya ng paisa-isang strand, pag ganun-ganun. Gusto ko rin yan. Gusto ko rin to, na yung see-through, na ano, kasi pwede kong gawin tong purong medyo puti, pero naisip ko na dapat pala see-through yan. Ang una ginawa ko, ganun eh. Pero that medyo see-through para kita yung pantalon niya. Konting liwanag lang sa pantalon, hindi tayo pwede mag-OA. Dito tayo sa bata medyo nag-OA. Kasi yung kulubot, no? Sa, tapos yung forma niya dito, parang naka-short ba siya o pajama. Kaya mahirap na i-convert ng silk, no? Cotton, tas isi-silk mo yung fold, hindi mo pwedeng gawing sobrang lambot. Mga ganong bagay, no? Alam naman natin, hindi may isip ng kliyente yung mga ganong bagay. Basta gusto lang nila yung ganito. Pero tayo, ingat-ingat tayo sa pagtanggap ng mga project kasi baka pag hindi natin nagawa ng maayos, tayo lang yung mapahiya. Okay, so dito, sa photo, mayroon talagang kamay dito. Na parang mas malaki lang yung part na to. Pero ako, nag-decide na ako na i-limit ko yung detalye dito kasi pag sobrang busy na, lalo na to pababa, ang goal ko dito mas maging dark pababa para ang focus natin dito lang tayo sa ano, dito lang ang highlight. Kaya dito sa may baba dyan, ginawa ko na medyo dark para magkaroon ng kahit papano parang frame siya. Pero hindi masyadong alata ha? Pero dinadarken ko yung baba, impacto kang aso ka, tumahimik ka, patapos na ako. Yun. So, ganun lang yung naging tema. Kung makikita nyo, no? Yung sides, demonyo ka, patayin ka sana ni Trece. Ay, Trece. Buksan ang pintuan ng mga kaluluwa. Ay, joke. Okay. Ayop, demonyo. Demonyo ka, asong ka. Okay. So, nakikita nyo dito, no? Sorry kung shaky wow, shaky social. Shadow, yan, para mag-focus na dun sa gitna. Yun. So, sa akin, okay naman yung ganyang look. Maganda. Yung texture, hindi siya masyado nakasabihin nyo. Yung texture nyo po, textured na masyado yung damit nila, textured pa yung background din. Okay lang. Yung contrast na ginawa ko dito, contrast yung labanan ng ano, no? Parang elements o kumbaga yung look niya. Contrast, naglalaban yung dark na background, kahit na textured pa yan, para hindi siya maging sobrang plain na boring. Textured siya, dark siya, kaya hindi siya lalaban sa isang, lalaban talaga siya sa light na textured. So, nagko-complement sila, bagay pa rin sila. Partner pa rin sila, kumbaga. Okay, so hindi ako magkakaproblema na parang masyado naging busy yung look niya. So, ako kaya kong panindigan niya na hindi po, ganito po talaga. Okay, so yun yung ganun. Yun na yun. Okay, so sorry kung puro ganito lang. Alam ko kasi na tingin ko makakatulong to sa iba. Pero kung hindi, okay lang naman. Pwede namang ma-skip to yun ng ibang video, no? Okay, so parang ganun lang. Sorry kung mahaba masyado to. Ayun. I-deliver na kasi ito mamaya. Kaya gusto ko lang muna mapakita sa inyo. Tagal din kung bago ko natapos. Ayun lang muna. Ito naman yung mga paint na ginamit ko. Sa, syempre, NG Bros yung ginagamit ko na ngayon na acrylic. Itong nasa taas,
sila talaga ang pinaka-importante. Siyempre, sama natin yung black. Okay? Itong gold, malaking tulong din sa mga effects na ginagawa natin. Okay, so ito pinaka-importante. Ang laking tulong nito. Okay? So ito, light portrait pink, raw sienna, raw amber. Ito, burnt sienna din. Okay, yellow ochre. Basta ito, kung ako sa inyo, kung gumagawa kayo ng portrait, mag-invest kayo sa mga kulay na to. Kasi, sorry, lumalabo. Ayusin natin. Mag-invest kayo sa mga ganyang kulay. Kasi, ang laking tulong. Gumagaan ang buhay mo. Mas mapapadali talaga yung paggawa mo ng ganyan. Pag ganito yung mga gamit mo. Okay? So, maganda rin yung kulay niya. Maganda rin yung texture. Pakita ko sa inyo, ay yung finish pala niya. Pakita ko sa inyo. Hindi siya makintab. Ayan. Madalas pag ganito yung angle, yung ilaw, makikita niya na makintab or ano. Hindi. Hindi talaga. Okay? So, ayos. Matte yung finish niya, parang oil. So, sa mga hindi nyo naisip yung kagandahan ng acrylic na NG Bros na Rebel, sobrang lupit na ito. Gusto ko rin yung kulay na ito. Yung pagka-red na ito, primary red. Maganda, maganda ang bagsak ng ano niya. Hindi siya ganung red na red, ha, na parang ito nasa baba. Ito kasi mas iba siya. Pero malaking tulong. Gusto ko rin yung black nila. Para sa akin, ha, kinig kayo, ha. May mga black na hindi ganun ka-black. Pero yung black na ganito, Mars, black Mars, ang lakas mo. Malupit. Gusto ko yan. Itong mga acrylic Art Rangers. Ito. Maganda to kasi yung pwede siyang pang glazing dahil mas malabnaw siya. Sa iba, ang term nila doon, liquid acrylic. May mga golden liquid acrylic. Chong, huwag niyong mamaliitin yung mga acrylic na kala niyo ang labnaw. Kasi meron silang style na pag ginamit mo, okay. Kasi itong mga to, opaque, makapal, no? Hard-bodied ba yun tawag nila doon? So, tutubigan mo para gagamit ka ng glazing, ganyan-ganyan. Hindi ko sinasabing kailangan nyo mabili yung mga ganito. Ito, sakto rin siya doon sa parang gitna siya na level. So, malaking tulong din. Okay, so para sa akin, kung meron naman kayong means para makabili ng mga ganyan, malaking tulong yan sa mga commissioned portraits nyo. Tapos, kung hindi man, mag-invest kayo dun sa mga nasa taas. Okay? Sobrang sayang gamitin yan. Okay, yun. Ayos. Ayan, ito gamit naman natin ibang phone kaya medyo HD yung kuha natin. Pero minsan nababrighten lang niya yung kulay. Pero medyo ganyan din man yung actual. Masyado lang matapang yung kulay pero okay lang. Okay, so ayoko naman sa gantong kulay pag ganyan yung pinain ko kasi parang masyadong fake yung liwanag nila. Ayoko ng ganun. Gusto ko mas dramatic lang ng konti. Yan. So, okay. Ako, gustong-gusto ko talaga yung texture sa background. Parang, para sa akin, mas magiging kakaiba siya. Yan yung gusto kong parang pirma ko sa mga painting ko. Napansin niyo parang may bumulong doon. Yan lang. Pasensya na kung hindi masyadong tutorial tong video natin. No? Pero, tingin ko maraming artist dyan na magagamit yung mga nasabi ko. Pero, kung wala man at least nakapag-upload ako ng video. So, salamat sa mga nanonood. Salamat sa suporta nyo. Konti na lang. Konti na lang. Abot na tayo ng 1 minute. Okay. So, basta yun. Salamat sa inyo. Kung mayroon kayong mga suggestion na gawin nating next video, sabihin nyo lang. Tapos, i-comment nyo. Kaya puntaan nyo ako dito sa bahay. Tapos, ibulong nyo sa akin para mas marinig ko. Tapos, tatry natin gawin dun sa next na upload natin. Okay? So, maraming salamat. Yay, nakatapos na naman ang commission. Thank you, Lord.